kasing phone-in question. Bakit yung air filter niya, yung AirBox, merong oil? Sa baba. Oh. Sa baba ng AirBox. Bakit sa dumadaan yung batumakit dun? Okay. Ganito kasi yan. From the engine itself, okay. Yung crankcase niya, meron yung dinadaanan ng hangin, yun yung engine breather. Ah. Lahat ng makina, meron nun. Meron nun. Okay. Then from that engine breather, meron siyang hose papuntang AirBox. So yun na yun. Kaya doon nanggagaling yung langis. From engine, nagtatravel sa breather, then papuntang AirBox. So, normal ba talaga na meron? Ano bang cost? Bakit pumupunta rin? Oo, normal yun. Dapat wala talaga. Pero nabasa ko lang, sabi, kapag nire-rev mo yung engine mo, habang malamig pa, parang kakastart mo lang. Start, tapos, ba, mahilig ka ibang rider, brum, brum! Sino yun? Okay. Hindi ko kailangan. Karamihan. So, malamig kakastart mo lang sa engine, nire-rev mo na. Ibig sabihin, yung oil kasi nasa baba pa, no? Hindi pa siya distributed sa mga components, no? So, kaya ganun. Kaya mayroon pa isa. Ano pa? Dahil pag sobra. Pag sobra. Sobra yung nilagay mo. Kunyari. 1 liter lang. Okay, 0.8. Nilagyan ko ng... Medyo mo ng 1.5. Oh. Sumabura ka ng 1.2. Pwedeng, syempre, overflow. Pupunta talaga doon. Blow by nung piston. Masyado marami sa ilalim. Pasok doon. Saan lang ba naman, ano? Saan lang niya ba ibubugay yun? Doon lang din naman. Doon lang din naman dahil. Kasi dalawa lang. So, kailangan pa mag-worry yung isang rider na meron siyang ano? May excess siya doon sa AirBox. AirBox niya, no? Tingin ko hindi naman, ano? Pero kung excess yung oil, sobrang dami ng oil na nilagay niya sa makina, pwedeng mag-cause yun ng breakdown ng mga oil seal sa loob. Kung sobra. So you have to check. Isang ano yan, isang sign na ikaw ay pwedeng sobra nilagay mo. Mm-hmm. O paano mo ba ino-operate yung bike mo, so you have to check talaga, yes, diba? So that's it. I guess it's... Ganda na lang mo, diba? Alright, so you have it. Yeah.